Hello guys, good afternoon. Welcome back to my channel, Kuya Tots Vlog. And to all of my subscribers, maraming salamat guys. Ka-upload lang ng last video ko yung pagluto ko nung sinigang sa kamyas na taligi. But this time guys, nagluto naman ako ngayon ng sarsyado. Sarsyadong pompano. Ayan. May nag-request eh, so pagbigyan natin guys. The fact na medyo may kamahalan yung pompano, but sigurado naman na mas masarap po siya. So ngayon po ay nag-iisa na po ako. Late na po yung video ko kasi hindi ko na sana naisip na yung video pa to. But then again, sayang naman yung kunting tips para dun sa mga hindi pa alam o hindi marunong magluto, pwede yung gayahin to guys. So watch this. Alright guys, so ngayon ito, nag-iisa na ako. So I told you earlier na nakapag-start na po ako ng pagluluto. Nagigisa na po ako. Ayan. Bawang na po ito tsaka sibuyas. So, yung ingredients natin, bawang, sibuyas, kamatis lang, itlog, tsaka yung isda na pinirito ko na. Okay? Ito guys, oh. So, meron tayo dito na kamatis, nagiwa, meron tayong scrambled egg, at the same time, yung naprito ko ng pompano guys. Ayan. Diba? Ayan po, pinirito ko na po yung pompano para sa ano, kasi actually hindi ko naman naisip na i-video ko to, i-vlogs ko. But then again, since nandito na rin tayo guys, magbibigay na ako ng tip sa pagluluto ng sarsyadong isda. Ayan, isdang pompano guys. Alright, so stay tuned. Ngayon, ito, nag-isa tayo, nagsusotay tayo ng bawang tsaka sibuyas. Pagka medyo golden brown na to, ilagay na natin yung kamatis guys. O, lagyan natin ng kunting, dagdagan natin ng kunting apoy para mas mabilis. Medyo maingay guys kasi umuulan ngayon dito. So, lagay na natin yung kamatis, isang katerbang kamatis. Kasi guys, ito po ang nagpapasarap ng ating sarsyado. Maraming kamatis. Kung nyo pansin nyo guys, pag ako nagluluto, hindi nawawala yung sibuyas, kamatis at bawang. Kasi nga guys, sila po yung natural na gamot sa katawan natin. Alam mo yung mga antibiotics, di ba? Malaking tulong din yun guys sa atin to prevent illness, mga sakit guys. So, medyo narinig yung yung ingay ng ano. Yung ulan. Malakas ang ulan ngayon guys kasi as far as I know, may balita na mayroong low pressure. Ayan. So, isusotay natin to hanggang sa maluto yung kamatis. Ayan. Ang actually guys, yung kamatis na nilagay ko, dalawang piraso pero ang laki. So, kailangan mo na siya isutay. Tapos, mayamayang konti, maglalagay tayo ng patis as usual. Okay guys, maglalagay ako ng patis. So, tansyado pa rin as usual. So, nasa inyo na yun guys. Dalawang kutsara pa rin. For me, okay. Kasi, dalawang kutsara dahil dun tayo nag-a-adjust ng lasa pagka nahalo na siya lahat or before maluto para alam natin kung sakto lang ba yung alat or kulang, doon tayo magdadagdag guys. So isusutay lang muna natin siya, gigisa lang muna natin siya. Hanggang sa maluto tong kamatis. Alright guys, so luto na yung ating ano, ang ingay ng sasakyan, pasensya na guys. Nasa tabi ako ng kalsada. So since luto na yung ating kamatis, ilagay na natin yung ating fish. Alright. So, ito na siya, no. Ibaon natin siya sa kamatis. Ito na po yung fish natin. Ayan. So guys, ang kilo ng pompano guys is 300 ng isang kilo pero dalawang piraso na po siya.
So far, kung gusto, sa bagay, sabi nga nila, kung gusto mo ng masarap na pagkain, hindi mo naisipin kung mahal siya o hindi. Basta masarap siya, guys. So, as of now, yung presyo ng isdang to is nasa 300, isang kilo. Kasi medyo may kamahalan talaga to. So, ayan na, guys. Nalagay na natin yung isda sa kamatis. Then, lalagyan na natin siya ngayon ng pinakuloong tubig. Alright? Tulad ng sinabi ko. There you go. Konti lang tubig, guys. Parang yung sakto lang siyang malubog. Ayan. Ayan. Sa sarsyado, guys, hindi kailangan ng maraming sabaw, guys, ha. Tama lang yung konting sauce kasi lalapot yan pag nalagyan na natin ng itlog later. Ayan. Sabihin natin itlog. Yeah, paborito. Alright, guys, so nalagyan na natin siya ng patis. And now, yung ating secret spice, which is yung betsin. Tulad ng sinabi ko, guys, konti lang betsin na ano, tatansyahin lang. Ayan. Mga tatlong patak is enough. Pero parang apat yata yung nalagay ko. Sorry. Alright, so ito na siya, guys. So may ano na siya, may patis, tsaka may betsin. As usual, depende pa rin sa inyo, guys, kung gusto nyo siya lagyan ng asin. Kasi ako talaga, gusto ko talaga pang alat ay patis lang talaga. Kasi mas masarap pag patis. So habang nagbo-boil siya, tikman muna natin siya habang ayan, kumukulo siya. Ayan. Sa kanina bago ko siya iluto, guys, naprito ko na kasi yung pampano eh. So hindi ko na-expect na i-vlog ko siya. At least kahit papano, guys, may matutunan din kayo at masishare ko din po yung ano. Tulad ng sinabi ko, simpleng luto, guys, pero masarap, di ba? Hindi kailangan ng maraming kaartiyan sa pagluto. Yung lutong bahay na natural lang, guys. Ayos, sarap. Okay, so konti kulo pa. Ready na po yung egg natin. Okay, guys, kumulo na siya ng around 1 minute. Okay na yung 1 minute, guys. Ilagay na natin ngayon yung ating pinaka-itlog. Ayan. Ito. This will make more tastier. Alright, so here we go. That's it. Ayan. Kunting halo para hindi siya dumikit sa ilalim. Ayan. And just let it go. Ayan, luto na yung, hanggang sa maluto yung itlog, guys. Timplado na po yan. Alright, so sa inyo, guys, kung gusto nyo siya lagyan ng pamintang durog, it's up to you. But for me, pagdating sa sour shadow, hindi ko na siya nilalagyan ng paminta. Ayan. And guys, so yung sauce nyo, guys, lumapot na just because of the egg. Ayan, luto na kasi yung fish natin. Dito na po yan. So guys, may pang dinner na tayo. Okay, so this is it, guys. Ito na yung pinaka menu natin for this evening, for this dinner, ang sarsyadong pampano. It's either pampano, tawag nila, siyempre pag Filipino, pampano, pag medyo social, pampano. Diba? Wag lang yung pampano, tatamaan tayo dyan. Alright, guys, so once again, ito na po yung ating menu for today. Sarsyadong isdang pompano. Alright. Alright, guys, cooking is done. Tapos na yung pagluto natin ng sarsyadong pompano. Alright. So, simple tip lang naman to, guys. Simpleng pagluto, pero napakasarap. Tulad ng sinasabi ko, hindi natin kailangan ng maating pagluto. Kung anong natural at normal lang na pagluto, yung ipapakita ko sa inyo, guys. Diba, nakita nyo mga ingredients? Simple as that lang. Alright? Magkakaroon ka na ng masarap na ulam. Alright? So, once again, sa lahat ng subscribers ko, thank you so much for watching all my videos and vlogs. And please, sa mga hindi pa, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Kuya Raswan. See you again, guys. Alright? Ito na po siya.
Thank you so much. Bye now.